Baby, ayos ka lang? Oo. Pero wala kang imik nung pauwi pa lang tayo, hanggang sa makarating tayo dito sa hotel. Gusto mo ba siyang puntahan? Gusto ko. Pero parang may pumipigil sa akin. Gusto mo bang masiguro kung buntis siya o hindi? Sakali bang buntis siya, iiwan mo na ako? Ella. Sakali bang buntis siya, iiwan mo na ako? Hindi ko alam. Dave. Lalong gumulo ang sitwasyon ngayon. Paano nga kung buntis siya? Sino ang makakasama niya at mag-aalaga sa kanya? Nandiyan naman siguro yung mama niya at si Julius. Isa pa yun eh. Mukhang pinoporma ng asawa ko. Nagsiselos ka? Baka naman talaga gusto ni Julius si Amy. Alam mo naman yun noon pa, di ba? Oo. Ella, sa ngayon hindi ko alam ang gagawin ko. Kung pupuntaan ko ba siya, uhahayaan na lang. Dave. Nandito na ako. Julius! Ay, buti nandito ka na. Oh. Mukhang tahimik niyo ah. Ay, wala. May pinag-uusapan lang kami. Okay naman ah. Ganun ho ba? Amy, heto na yung pinabili mo. Rambutan na walang balahibo, pritong palaka, at yung bangga na walang buto. Ayan, i-check mo. Wow! Thank you, Julius. Oh, ano to? Ripe mango? Oh. Pinatanggal ko na lang yung buto. Nahirapan ako eh. At buti na lang, merong isang restaurant doon sa syudad na exotic food. Kaya nakabili ako. Salamat. Walang anuman. Ay, so sige na. Ikukuha lang kita ng plato. Sige po, ma. Napagod ka? Nako, hindi naman. Nag-enjoy naman ako. Kahanap ng mga ito. Para akong ama ng batang yan eh. Bakit hindi? Amy? Ikaw ang magiging tito daddy niya. Magandang pakinggan. Siya nga pala. Ano yun? Nakita ko sa mall si Dave. At kasama niya si Ella. Okay. Okay? Oo, okay. Magkasama sila. Yun naman ang gusto nila eh. Pero ako, sisimulan ko na ang bagong buhay. Pero what if pumunta siya rito at makiusap na magsama ulit kayo? Papayag ka ba? Julius.